So ayun na mga kaibon, welcome back dito sa ating YouTube channel. So panibagong araw, panibagong video na naman mga kaibon. So ang video natin ngayon is meron tayong isang subscribers na gustong magkaroon ng linyada galing dito sa ating mini aviary mga kaibon. So since meron naman tayong mga extra rainbow dito, meron tayong mga painakay last month mga kaibon. So gusto kong ibahagi sa kanya mga kaibon, gusto ko siyang pagbintahan para naman ma-share natin yung mga materialis dito sa ating mini aviary at para madami pa yung mag-interest sa pagbibreed ng rainbow mga kaibon. So since meron tayo dito, is ipapakita ko sa inyo mga kaibon kung ano ang mga available natin dito sa ating mini aviary. At kung sakaling hindi magustuhan ang ating buyer yung rainbow na available dito sa ating mini aviary, is pupunta tayo doon kay si Reynold Bull pa mga kaibon, kasi yung ibang rainbow ko is nasa kanya. So siya yung pinabreed ko mga kaibon, kasi ang space natin dito sa ating aviary is limited lang. So hindi tayo pwedeng magbreed ng madami at kulang tayo sa lugar na paglalagyan ng ating mga breeding cage mga kaibon. Kaya ang ibon natin dito is yung Indian ringneck lang natin at yung cockatiel, hagurumo, saka yung ibang rainbow natin na pili lang, selected lang natin. So mga selected breeders na rainbow natin. At yung the rest is naka-serenade bull pa na. So kung sakaling hindi magustuhan ng subscribers natin yung available natin dito sa ating mini aviary, is doon tayo kukuha kay si Reynold Bull pa mga kaibon. So maya-maya pupunta kami doon kay si Reynold Bull pa para picturean ko yung mga ibon at isend ko sa subscribers natin na gustong magkaroon ng linyada natin mga kaibon. So habang wala pa si Jet Aviary, so kami ni Jet Aviary yung magsama papunta kay si Reynold Bull pa. So habang wala pa siya mga kaibon, is punta muna tayo dito sa aking mini aviary para ipakita ko sa inyo kung ano bang mga available natin dito sa ating mini aviary. So without further ado, samahan nyo ako mga kaibon, let's go! So ayun mga kaibon, papasok na tayo dito sa aking mini aviary. So ayan, so ito yung ibon na natin. So ito yung mga rainbows natin mga kaibon. So dito natin binibreed yung mga rainbow natin. At itong bakanting cage na to, yung malaking cage, ito yung mga ibon na pwede nating ibahagi sa gustong magkaroon dito sa ating linyada. So ayun. So by the way, yung mga papilis ng ating hagurumo mga kaibon, is this week is makukuha na natin yung date of sale nito mga kaibon. So nag-chat na sa akin si Sir Aladdin na maybe this week daw or sa first week ng December is makukuha na natin yung date of sale natin para ma-apply na natin ito sa permit sa DNR mga kaibon. So ayan. So, ibaback camera ko muna para makita nyo yung mga available natin dito sa ating mini aviary. So, ito na nga mga kaibon. So, meron tayo ditong isang incomplete na hagurumo. So, possible is kukunin niya din ito mga kaibon. So, ibibigay ko na lang kasi extra to dito sa ating mini aviary, kasi yung hen nito mga kaibon is namatay. So, wala na tayong pampares nito. Sayang lang at kung hindi natin magamit, kaya share na lang natin sa gustong magkaroon nito mga kaibon. So ayan, so meron din tayo dito mga DF na move. So possible yan, sabi niya if yan yung mga gusto niya mga kaibon. So wala tayong hen dito na DF. So punta tayo doon kaila si Reynold Bull pa para makapili tayo doon ng mga may potential na pwede nating i-share para naman hindi tayo mahiya sa quality ng ibon natin dito sa ating mini aviary. At meron din tayo ditong violet, ayan mga kaibon. So pwede din natin i-share yan kung gusto niya. At mga limited lang muna yung stock natin dito mga kaibon, kasi yung iba is naka-serenable pa na nga, at yung iba is na-share na natin. So ito matured na deluxe violet mga kaibon, is pwede din natin yung ma-share. Pero yung gusto niya talaga is rainbow na. So hahanap na lang tayo doon kila serenable pa mga kaibon. At by the way, ito na yung mga hagurumo natin. So meron na silang mga inakay dito at may mga itlog na. So itong tatlong pairs natin is may itlog na mga kaibon. So hindi muna natin
hindi ko muna ipapakita sa inyo yung details ng hagoromo natin, yung mga inak na nila. Kasi surprise mo na mga kaibon, kasi first time ko din na maka-breed ng hagoromo at gusto kong sulitin muna yung excitement sa hagoromo mga kaibon. So baka soon isi-share ko sa inyo ang ating mga painakay dito sa ating mini eatery. Ayun, meron din tayo dito yung hagoromo. So ano to? So ibon na ni Iwan X Bongga lang mga kaibon. So kung kilala nyo yung dalawa na yan, is mga bigating breeders yan sa Luzon mga kaibon. So si Ibon na ni Iwan is admin siya sa Rainbow Bajigas Philippines mga kaibon, at si Bongga lang naman is moderator siya. So ayan, mga bigatin yan. So yung hen pumasok na sa nest box. So may itlog na yan mga kaibon dito din. So ngayon is abang-abangan muna natin si Jet Aviary na mag-chat sa atin na papunta na siya, para pumunta na kami doon kila si Renon Bulpa mga kaibon. So kita-kit sa'yo doon. Ayun mga kaibon, we're on our way to Sir Reynolds Aviary. Kasama natin si Jet Aviary mga kaibon, yung trash talker ng Cebu. Ayan. So update namin kayo pag nakarating na kami. Jet Aviary, ang trash talker ng Cebu. Pahala, di pakawat na yun. Si Renon Bulpa is on the house. Let's go. Asa-usa. Ayun mga kaibon, mayroon tayo dito mga... Basi sa integra na. Itong kadakwa ng rig. Na, dara pagani. Mga reject na hindi na pwedeng gamitin for breeding. Ako pa na, noong pa na kung ipore dito sa kwan ka ng ordinaryo na kumpon ba? So ito. Ito yung aviary ni Sir Renold. So mga rainbow section to mga kaibon. So yung ibang rainbow ko is nandito. Si Boss Renold yung nag-breed. Ayan. Yung trash talker ng Cebu. Ayan. Jet Aviary. Oh. So ito mga kaibon. So yung mga hindi na pwedeng gamitin for breeding. Ayan. So meron din dito mga tukmo. Tukmo? Ano tawag dito agad? Tukmo? Tukmo at trukoto, ayan. So, hindi ko alam ang tawag nito sa Tagalog. Ayan, meron dito. So, halip sa pakawalan, dito na lang nilagay mga kaibon. Kasi kawawa naman pag makain ang pusa. So, may buhay din sila. So, ito yung mga rainbow natin dito. Ito yung kukunin natin, pipicturan para mapili ng subscribers. So, ito, sample. Oh, pangalan ko. Yan talaga mga kaibon. Yan. So, mga rainbow ko yan. Dito pa mga kaibon, oh. Marami talaga. Say hi sir. Madami dito mga kaibon. So mamaya is kukunin natin yan para pagpipilian natin. So ito mga kaibon, anak ng rainbow to lahat. So napakadami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ano? 6 na inakay. So ito yung parents niya mga kaibon. So mga rainbow din yan. At syempre galing kay Ken. So sa atin yan mga kaibon. Captain pa yung cock natin dito. Ayan o. So ito din Ken rainbow mga kaibon. Wala niya, wala. Wala palang laman. Ito meron din. So ayan, yung mga inak, mga itlog na. So yung mga inakay pa dito, hindi pa fully weaned, pero may itlog na mga kaibon.
Napakadami ng rainbow natin dito. Meron din dito. Ayan mga kaibon. So ganito din yung setup ko dati nung hindi pa ako nag-easy type mga kaibon. So kung napapansin nyo sa mga ibang video ko, so ganito yung setup ng cage ko. Nasa labas yung nest box mga kaibon. So ayan, so nag-update tayo, kaya naging easy type na yung mga cages natin doon. So sige mga kaibon, pili muna kami ng ibon na may potential para hindi mapahiya yung ibon natin, di ba sir? Okay, let's go. So ito yung mga kaibon. Actually hindi lang ito yung ibon na niya. So meron pa dito sa kabilang side mga kaibon, doon sa labas. So ito yung party na sinecure talaga, kasi mga rainbow yung laman. Then sa kabila naman is yung mga normal lang mga kaibon. So yun yung dadirect sa pit shop pag madami na yung supply mga kaibon. So isa si Boss Reynolds sa nagsusupply ng mga normal na naparakits sa Magallanes. Ayan. So ang Magallanes ay parang ano, sa nisbak din. Oo, nisbak. Hasta nisbak mga kaibon meron din. So kung gusto nyo mag-order na nisbak, tiyan nyo lang si Reynolds Bulpa. Kaya niyang mag-ship kahit sa China mga kaibon. So ayun mga kaibon, so ito yung kukunin natin dito. Pipili tayo dito mga kaibon, may mga halos mga rainbow to mga lahat mga kaibon. So ako yung nagpili dito para ilagay, kasi may mga potential. So kukuha tayo dito ng mga violet tsaka mauve na rainbow para pagpilian ng ating subscribers na gustong kumuha sa ating linyada. So manghuli muna ako mga kaibon, I'll be right back.
Kawin na po tayo dito sa ating bahay. Ito yung mga ibon na kinuha natin doon sa Ibiri Sierra Magbulpa. So ito, mga rainbow po. Ito mga kaibon. Mga cobalt, saka mauve at violet. So ayan, sana magustuhan ng buyer natin. So ayan po mga kaibon. So kung makikita nyo, napakaganda ang ibon po yan. So mga quality po talaga yan mga kaibon. Pinili talaga natin yan doon sa Ibiri ni Sereno Volpa. So napakadaming ibon niya doon. Siya yung pinahalaga natin dito. Kasi hindi nakasya dito sa ating ibon. So ayan. Meron pang madaming natitira doon, mga mahigit sa 30 heads. Ayan. So ito lang muna yung kinuha natin mga kaibon. Kasi hindi pa tayo sure kung ilan yung kukunin ng ating subscribers. So ayan. So lilagay ko muna dito sa cage mga kaibon. Baka mas stress pa. So update na kayo sa next na steps sa pag-deliver ng mga ibon. So, bye. What's up mga kaibon? So today is Saturday. At na-receive na natin yung text ng ating kaibigan na magpipick up sa ibon natin mga kaibon. Na papunta na raw siya dito sa ating mini aviary para pick upin niya na yung ibon natin. At ito nga, so may ginawa na akong DIY na carrier para safe yung ibon natin habang nasa biyahe siya. So ito, so gawa lang ito sa karton ng Zisto at nilagyan lang natin ng screen mga kaibon. So punta muna tayo dito sa ating mini aviary para dito natin siya hihintayin. So ayan. So nag-text na siya mga kaibon na pipitapin na ngayon yung ibon natin. Kasi bukas ng madaling araw siya lalakad para i-deliver yung ibon natin. Ang ginamit natin is ito nga, DIY. Kasya dito yung 10 piraso ng Badgerigers or yung mga rainbow natin na para kids eh. So series naman na naman yung ginawa ng ating buyer, ng ating subscribers, at may freebies tayong ibibigay. So hindi aabot ng 10 inch to. So update ko na lang po kayo mga kaibon pag makarating na yung kaibigan natin dito. Okay.